October 2020 mula nang inilabas sa Pilipinas ang bagong Suzuki Bergman Street 125. Naging mainit ang usap-usapan sa motor na to at halo-halo ang naging opinyon ng mga tao. Ganun pa man, naging successful ang Suzuki Bergman Street 125 dito sa Pilipinas dahil marami ang tumangkilik dito sa kabila ng mga nagsasabi na hindi maganda patungkol sa pagiging maliit ng gulong nito sa likod. At ang good news, ilalabas na ngayong April ang Suzuki Bergman Street 125X na kung saan ay pantay na ang gulong nito sa harap at sa likod, kaya mas lalo itong gumandang tingnan. At may mga improvement pa na ginawa sa motor na to na siguradong mas tatangkilikin ng mga Pilipino. Talagang pang maxi scooter ang forma nitong Suzuki Bergman Street 125X. Hindi mo aakalain na 125cc lang ito dahil sa laki nito. Pagdating sa forma, napaka-sophisticated ng design. Glossy finish with a combination of metallic design. Sa fairings pa lang nito, napaka-elegante na. Plus meron pa itong windshield na napaka-klase ng design. Sa instrument panel nito, naka-fully digital display ito at malaki ang kanyang screen kaya mas visible ang kanyang mga indicator. At isa sa idinagdag na feature sa motor na to ay meron itong engine Auto Stop and Start o EASS na kapag tumigil kayo, automatic na mamamatay ang makina mo. Then kung kailangan mo namang umandar, pihitin mo lang ang silinyador ay aandar ka na ulit. Sa pamamagitan nito, mas makakatipid ka sa gasolina. Then sa headlight nito, ganun pa rin naman ang design at naka-LED ito kaya maliwanag ito lalo na sa gabi. Meron itong DRL na bukod sa dagdag forma ay dagdag visibility. Naka-bulb type naman ang kanyang mga signal lights. Pagdating naman sa kanyang taillight, ganun pa rin ang design nito at napakaganda na talaga ng design nito kahit hindi nabaguhin. Naka-LED pa ito kaya very visible ito. Kitang-kita tayo lalong-lalo na sa gabi. At isa pa sa in-improve sa motor na to ay ang kanyang starting system dahil tahimik ng starting system. Kaya hindi ka na mahahalata kapag palihim kang aalis ng bahay nyo. Bukod pa doon, mas tipid na ito sa baterya. At buti na lang, hindi inalis ang kickstart nito dahil marami pa rin ang mas preferred ang motor na merong kickstart. Para kapag nagloko ang push start natin, mapapaandar pa rin gamit ang kickstarter. Then very convenient dahil nandito pa rin yung kanyang dalawang bulsa sa harap kaya meron tayong paglalagyan ng mga gamit natin. At meron na itong built-in USB charging port kaya pwede na tayong mag-charge ng cellphone natin dito. Safe na safe din ang cellphone natin dahil hindi ito mahuhulog kasi meron itong cover. Meron pa itong hook sa harapan at bukod pa doon, meron pa itong retractable hook. Kaya meron tayong pagsasabitan ng ating mga daladala. Then isa sa nagustuhan ng marami sa motor na to ay naka-flat footboard. Kaya meron tayong paglalagyan ng mga gamit natin sa harap. Bukod pa doon, relax na relax ang paa natin dahil naka-extended footrest ito. Pwede natin matuwid ang paa natin kaya mas komportable tayo lalong-lalo kapag ka-long ride. Na-premium din ang design ng upuan nito. Malapad ito kaya komportable ka lalong-lalo na sa malayong biyahe. Ang seat height naman nito ay 780mm lang kaya swak na swak sa mga average height. Malaki din ang kanyang underseat storage dahil 21.5 liters ang capacity nito. Kaya marami kang mailalagay na gamit dito sa loob. At iba na din ang design ng kanyang grab bar. Mas pinaganda ito at top box ready nito kaya hindi mo na kailangan bumili ng bracket kung maglalagay ka ng top box. At kagaya ng sabi ko kanina, ang isa sa pinakabinago sa motor na to ay ang sukat ng kanyang gulong sa likod. Pagdating sa sukat ng gulong nito dito sa harap ay 90x90x12, sa likod naman ay 100x80x12. Ayan, pantay na ang kanyang gulong, mas gumanda na siyang tingnan, kaya wala na silang makikita ng kapintasan sa motor na to. Pero pag may nasabi sila, ewan ko lang, baka inggit na ang tawag dun. Anyway, maganda sa kanya dahil naka-tubeless ito para kahit matusok ito, hindi ito basta-basta sisingaw. At ang maganda pa dito, meron itong tire hugger kaya hindi kakalat ang mga putik-putik or mga dumi kapag napadaan tayo sa basang kalsada. Sa suspension naman, telescopic fork sa harap at naka-single shock sa likod. Sa braking system ay naka-disc brake sa harap at naka-drum brake sa likod at naka-CBS ito o combined braking system na kapag pinigam mo yung rear brake, sasabay ng 30% ang kanyang front brake. At isa sa nagustuhan ko dito yung kanyang muffler dahil napaka-sporty ng kanyang design. Bagay na bagay sa kanyang forma. Anyway, yung design ng version 1 na Bergman Street 125, ganito pa rin naman. At bagay na bagay talaga. At ngayon, mas bumagay siya dahil malaki na nga ang kanyang gulong dito sa likuran. At ang maganda sa motor na to, mataas ang kanyang ground clearance, 160mm. Kaya kahit madaan tayo sa mga matataas na humps, hindi basta-basta sasayad ang motor natin. At ang timbang naman nito, 112 kilos lang. Kaya very user-friendly, lalong-lalo na sa mga beginner. Hindi kayo mahihirapang itukod-tukod ang motor na to. Isa pa sa dinagdag na safety features nito, meron na itong side stand kill switch na kapag ka nakababa ang kanyang side stand, hindi aandar ang makina nito.
Magandang safety features yan, lalo na't napakadelikado nga naman talaga na nakababa ang ating side stand habang umaandar. Pagdating naman sa makina nito, hindi naman binago ganun pa rin. 124cc or round off na natin sa 125cc or 125cc. 4-stroke, single-cylinder, air-cooled, single overhead cam, fuel injected. Then isa sa pinagmamalaki ng Suzuki ay ang Suzuki Eco Performance Alpha na kung saan ay malakas ang kanyang arangkada at meron siyang extra power pagdating sa duluhan pero nandun pa rin yung fuel efficiency. At kagaya ng sabi ko nina, idinagdag na nga nila yung engine auto stop and start system or idling stop system kung tawagin sa ibang motor na kapag huminto ka, automatic na mamamatay ang makina mo. Kaya mas makakatipid ka talaga sa gasolina at the same time eco-friendly pa. Kaya perfect na perfect talaga motor na to pang araw-araw at sa panghanap buhay. Ang compression ratio nito ay 10.3:1, ang maximum power ay 8.7 PS at 6,750 RPM with a maximum torque of 10 Nm at 5,500 RPM. Then ang kanyang fuel tank capacity ay 5.5 liters. At dahil sa mga bagong features na idinagdag sa makina ng motor na to, mas matipid na ito ngayon sa gasolina. Nag-a-average na ito ngayon ng up to 52.6 km per liter. Pero syempre, depende pa rin yan sa throttle habit mo. Kung paano ko mag-drive, depende sa uri ng kalsada at sa bigat ng rider. Kaya ang masasabi ko, masyado na talagang ginalingan ng Suzuki. Talagang all-in na itong bagong Suzuki Bergman Street 125X. Nasa kanya na lahat ng kailangan mo eh. Forma na malamak si scooter, convenience, matipid sa gasolina, at performance na hindi ka mabibitin. Mas gumanda pa lalo dahil pinantay na ang size ng gulong nito. Anyway, ilalaunch na ito ngayong April 14, 2023 sa SMX Convention Center sa Makina Moto Show. Pagdating naman sa presyo, wala pa silang sinasabi pero sa tingin ko hindi ito lalampas ng 86,000 pesos base sa estimate price ko rito. Kaya kung nagbabala kang bumili ng Bergman Street 125, kung ako sa iyo, abangan mo na lang itong bagong Suzuki Bergman Street 125X dahil siguradong mas magugustuhan mo ito. Siguradong hindi ka magsisisi sa paghihintay dito. Kaya guys, ano mga sabi nyo dito sa bagong Suzuki Bergman Street 125X? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan nyo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ko palagi. Follow nyo na rin ang aking Facebook page para mas updated ka sa mga behind the scene at sa mga biyahe natin. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.